Libo-libong pasahero mula sa probinsya ang inaasahang darating ngayong araw sa Batangas Port. Kaya naman todo bantay pa rin ang mga otoridad para masigurong ligtas at maayos ang kanilang pagbabalik. Mula sa Batangas Port, may news to go si Jamie Santos live. Jamie? Kara, nag-inspeksyon sa palibot ng Batangas Port ang DOTC, Philippine Coast Guard at PNP. Ito'y para tiyaking maayos ang sitwasyon dito para sa mga biyaherong dadaan mula sa iba't ibang probinsya kung saan sila nagmahal na araw. Nilibot ni DOTC spokesman attorney ni Conte ang palibot ng pantalan para masigurong maayos at dire-diretso ang operasyon nito. Tinignan din niya kung sapat at seaworthy ang mga vessel na lumalayag at dumadaong. Makikita raw na ang sistema na ipinatutupad sa Batangas Port ay maayos. Pagbaba pa lang daw kasi ng mga kababayan natin sa mga barko o bangka, kung wala silang dalang sasakyan o dilula ng mga ro-ro bus, konting lakad lang nila may mga nakaantabay ng pampasaherong bus. Naka-alerto na naman ang pamunuan ng Batangas Port, Coast Guard at PNP sa inaasahang dagsamuli ng mga babalik mula sa probinsya. Dahil back to work na bukas, marami na sa ating mga kababayan ang nagsisiuwian na mula sa iba't ibang probinsya kung saan sila nagsemana santa. Matapos ang mahabang bakasyon at pagninilay nitong mahal na araw, marami na ang piniling bumalik para makaiwas sa inaasahang dagsa ng maluluwas. Bagamat bitin pa raw sa kanilang break, mainam na raw na nauna sila kaysa makisabay at makipagsiksikan. Ang ilan nga sa kanila, nito pang Sabado at nitong Linggo pa lang bumiyahe na. Mahigit 100,000 pasero kasi ang dumaan dito sa Batangas Port nitong mahal na araw para umuwi sa kanilang probinsya. Ganito rin kadami ang inaasahan ng pantala na babalik dito ngayong araw. Maghapon ngayong araw, inaasahan ang sunod-sunod na dating ng mga biyahero na luluwas para sa pagbabalik trabaho. At yan ang latest mula dito sa Batangas Port, Jamie Santos, GMA News.